Magandang araw mga idol. May panibago naman akong gagawing tutorial about sa aking YouTube intro kung paano ko ginawa na gamit ang KineMaster. Ituturo ko to para din sa mga hindi pa alam kung paano mag-edit. Katulong to guys sa mga baguhan pa lang tulad ko na mapaganda ang ating channel na may maganda tayong YouTube intro. Ituturo ko sa inyo guys step by step. Panoorin nyo lang itong video na to hanggang matapos. Pero guys, bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-subscribe na lang din, paki-like, share, and comment, saka paki-hit na lang din sa notification bell para updated po kayo kung may panibago akong tutorial. Bago ang lahat, shout out din sa kay Kakaro Vlog at saka kay Ilonggo Dims TV. Bro, mga Lodi, tara samahan nyo ako. Punta na tayo sa aking screen recording. Hello guys, dito na tayo sa aking cellphone. Pindutin na natin yung KineMaster guys. Tapos, pindutin natin tong plus. Piliin natin yung 16 by 9. Tapos, punta tayo sa media. Piliin natin yung background. Kukuha tayo dyan ng background natin. Piliin na lang natin yung kulay black. I-drag natin. Pagkatapos nun, punta tayo sa layer natin guys. Layer. Pindutin natin yung pin. Yung handwriting na pin. Maglalagay po tayo ng, pindutin natin itong para sa kulay. Papalitan natin ng kulay puti. Tapos dyan, check. Tapos, hugis natin, check natin. Piliin natin yung pabilog. Kasi magdo-drawing tayo, idodraw natin yung daliri natin sa screen. Tapos guys, ito na, idodrawing na natin. Paggawa tayo ng pabilog. Ganyan guys. Pagbilog na, check natin, check. Tapos, pindutin natin ulit dun sa screen. Ilayan lang natin, palakihin natin ng konti. Tapos, check naman natin guys. Tapos doon, balik tayo sa layer. Handwriting naman tayo. Magawa naman tayo ng panibagong bilog. Draw naman natin daliri natin guys. Yan, bilog na. Check. Check natin guys. Tapos pindutin natin yung panibagong pangalawang bilog para ating matalaki. Dikit natin konti sa unang pabilog. Ganyan guys. Tapos, check natin. Matapos nun guys, balik naman tayo sa layer. Punta naman tayo sa handwriting. Magpalit tayo ng kulay natin. Palit tayo ng kulay black. Tapos, pipindutin natin itong kulay black. Tapos, check. Tapos, punta naman tayo sa ating hugis. Kasi, papalitan natin yung square na dark. Ayan. Kasi magbubura tayo dito sa gitna guys para lagyan natin ng box. Idodraw naman natin yung ating daliri sa screen. Ang gagawin to, magbura tayo sa gitna para may lagyan tayo ng box na lagyan nating pangalan ng ating YouTube channel. Patapos na guys, check natin. Balik naman tayo sa layer. Handwriting. Mag-change tayo ng kulay, pindutin natin to. Balik naman tayo sa white, pindut natin white, tapos check. Tapos sa hugis, palit tayo ng hugis, piliin natin tong square, ito. Tapos yun na guys, magdo-draw na tayo ng square box. Ganyan lang guys, silayan nyo. O kung hindi nagtugma, i-resin nyo lang dito. Ulit naman kayo, draw naman sa daliri nyo, si Babaw.
Yung ano na yan eh, yung itim yan eh. Yung itim yan na pangbura, ito lang. Yan, in an emission, erased by stroke. Yan, ganun lang. O, ganyan na siya guys. Tapos, ilayan lang na, pindutin lang natin tong ating background na itim. Ilayan lang natin pa ibabaw, pataas, mga 10 siguro, 10 seconds or 9 something. Ganun lang guys. Para hindi mabibitin yung layer na ating dinagdag. Tapos yun guys, maglagay na tayo ng picture. Isintro lang natin sa gitna banda. Yan. Punta tayo sa layer. Punta tayo ng media. Media galing ng layer. Pipili tayo sa atin guys. Pindutin natin yung ano, crop. Tapos yung mask. Yung shape, nakashape na sa akin, nakapabilog na. Pero kung hindi kayo, ano, sigurado, check nyo na lang ulit. Tapos yun na da guys, i-drag lang natin konti para bibilog siya guys. Yan, bibilog na guys, tapos check natin. Tapos pindutin natin ulit yung picture. Sa palitin natin. Yan. Kailangan nakasintro siya guys sa ating ginawang pabilog. Para maganda siya guys. Tapos lagyan natin ng overall animation itong sa gitna. Flicker ang ilalagay ko guys. Yan. Ganyan. Tapos nyan, lalagay tayo ng pangalan sa box. Pangalan ng ating channel guys. Punta lang tayo ng layer. Text. Tapos pangalan ng channel ko, G-Rab Vlog. Yun, hilahin lang natin guys para mag-gasya siya dyan sa box natin ginawa. Tapos palitan natin ang kulay. Sa akin kulay pula. Check. Scroll down. Lagyan natin ng shadow. Blue ang isa shadow ko dito. Tapos outline na lang guys, outline. White siguro, white. Yan, i-on mo na lang to guys, enable na lang. Yan. Pag gumanda siya. Tapos yun guys, check mo. Tapos pindutin mo ulit yung ginawa mong pangalan. Ito, lagyan ko na overall animation. Flicker na lang. Yan, ganyan lang guys. Pagkatapos nyo guys, punta naman tayo sa layer kasi papalitan natin yan ng epic. Lagyan natin ng epic. Punta tayo sa overlay. Tapos nyan, maghanap tayo dito ng epic. Ito kasing ginagamit ko guys. Ito. Itong blue guys. Blue. Yan. Ilayan mo lang guys. Yan, ganyan. Check mo guys. Yan. Yan ang epic ko sa aking ginawang ano. Pwede natin ito ilayan guys na lalaki yung butas. Nalalabas yung picture na maliwanag. Yan, ganyan guys. Check. Yan, ganyan guys. Tapos maglagay tayo ng effects dito sa babaw para sa kulay ng ating, para magkiba yung kulay ng ating. Yan guys, yan. Tapos lagyan natin ng blinker to guys, yung circle natin. Overall na lang guys, blinker. Tapos overall, flicker. Yun na siya guys, yun. Yun lang guys, tapos pagkatapos nyan,
sisip mo na lang guys. Kung may gusto ko pang dagdag, ganun lang guys ang step na susundin mo. Punta kang layer. Yan. Tapos, tindutin mo to yung box. Ganyan lang guys. Pwede mo nang i-save or maglagay tayo ng music nyo guys. Lagyan natin ng music. Pili lang tayo kung may na-download na kayong music sa Kinemaster nyo. Yan, tapos plus mo lang guys. Yan, ganun lang guys. Tapos putulan mo to guys hanggang sa dulo. Yan. Trim mo guys yung kunting pindutin mo. Tapos trim to right ampli head. Tapos check. Tapos subok guys. Yan. Ganyan lang guys. Ganyan lang kadali. At pagkatapos nyan, pwede mo na export. Pindutin mo na lang yung arrow box sa ibabaw sa kanan para mapunta siya sa Kinemaster gallery. Tapos pindutin mo yung pinakaunang box sa kaliwa, sa ibabaw. Saka pindutin mo tong share para mag-export na tayo. Kailangan naka 720p ito, tapos naka 30 para madali nating ma-export. I-export natin guys para mapunta na siya sa ating gallery or SD card. So sana may ano kayo, may natutunan sa aking tutorial. Comment down below na lang po kayo guys sa aking i-upload na video guys kung meron kayong natutunan. Maraming salamat. Thank you sa panonood.